So, what's up sa inyo guys? At welcome back ulit sa panibagong video. Ngayon maglilinis tayo ng aquarium. Dahil ilang taon na itong di nalinis. Dahil mga ilang buwan lang siguro. 9 months ago. Sobrang tagal na at di namin nalilinis dahil busy sa office. Ngayon dahil quarantine maglilinis tayo. Pero hindi lahat, pa isa-isa lang kasi ililipat yung mga isda para may oxygen sila. So, unahin natin to. Yan, si CJ. Okay, ang gagawin. Transfer natin siya dyan. Then, pag na-transfer, lilinisin naman to. Orin nga. Yan, so, papakita ko sa inyo yan pag nalinis. So, let's go! So mga kaibigan, at ayan, tinatanggal na namin yung tubig doon sa tangke. Yan. So, yung tangke na yan kay CJ yan. So, si CJ, eto. Yan, si CJ. Yan. So, nalipat na siya dyan. Kanina nakita niyo madumi yan. Narinis na. Tapos, nalipat na namin siya dyan. Ngayon, yung tangke niya, yun. Pag nalinis namin, ilalagay naman natin doon si U1. Ayun si U1. Yan. Tapos pag nalagay na natin si U1 doon, eto naman kay U1, lilinisin. Tapos ibababa naman yun, papunta doon. Pag nababa yun, yun naman yung lilinisin. So, step by step siya. Hindi siya pwede sabay-sabay kasi mawalan sila ng oxygen. Yan. So, balikan namin kayo. The next day. So mga kaibigan, at another day ngayon dahil hindi namin natapos kapon at eto na yung aquarium, yan. May kita nyo. Ayan siya, nalinis na namin siya. So, clear white na ng mga tubig niya, no? Yan, so ayan yung filter. Yan. At yung isda niyan, eto na, si CG. Yan, nandun na siya, ayan siya. So, kinuha naman ngayon si Yuan. Eto si Yuan. Siya naman ilalagay doon sa aquarium. So, sa mga hindi nakakaalam, bago mo ilagay yung isda dyan, kailangan talagang halong-halo yung tubig or talagang na-mix maigi yung anti-chlorine, tas kami nilalagay namin na asin, tas konting metadine blue. So,
para hindi daw magkasakit. So ganun yung ginagawa ko. And medyo stress siya kasi kakalipat niya lang sa ano. Malaki na yan si Juan. Siguro may 2 taon. Isa't kalating taon na yan sa akin si Juan. So, ito yung filter niya. Yan. So, meron siyang 4-stage filter. Yan, pero basic lang naman din yan. Para lang talaga hindi ka agad dumami. Tapos meron doon. Yan, yan siya. So, okay na yan. So, gagawin namin, lilinisin naman namin yung pinanggalingan niya. Sobrang dumi na kung makikita nyo. Dahil sobrang tagal na namin hindi siya nalilinis. Kaya ngayon lang. Then, pagtapos niyan, yung pag nalinis namin yan, yun, si Pugs, bababa naman namin yun. Doon. Tapos, ayun, eto female to pinalaga lang. Kay Ma'am LB to. So, siya naman yun, hihuhuli natin. So, by next siyang mga yan. Okay? So, wala na yung aquarium, guys. At, sa, mag-alas tayo kay Jim. Yan, nililinis ni Kim yung tinanggal natin doon. Ngayon kung gaano kadumi yung aquarium namin. Sobrang tagal din nalinisan. Bang! Ang dumi! Dubyot na dubyot! Kaya so linis-linis din tayo ngayon guys. Sobrang tagal din nalinisan yan. Ilang buwan. Mamaya papakita namin sa inyo kapag tapos na. So mga kaibigan, at kaya na dahil natapos ng buhatin at ilabas, nalinis na rin. Yan. Nagre-refill na tayo ng tubig, no? So sa mga hindi nakakalam, kapag nag-refill ka ng tubig, usually ang ginagawa namin, hindi namin siya kagad nilalagay. So at least 24 hours may asin at saka anti-chlorine para yung tubig, kasi minsan madumi yung tubig ng pinaano natin sa mga gripo, diba? So kami, yun yung pinalilinis namin. So effective naman siya, hindi nagkakasakit yung isda, tapos malinis yung tubig para hindi sila magkasakit. Yan, so pag napuno yan, pag napuno na yan ng tubig, lalagyan natin anti-chlorine, katulad nung ginawa dyan sa isa na yan. Yan, yan. Tapos talagyan ng anti-chlorine, then asin, tapos isa-cycle siya ng 24 hours. So bukas natin malalagay yung isda. So yung ilalagay nating isda dyan, dyan sa baba, is yung galing dun sa taas. So yun. So pag nalagay natin doon, linis ulit. So bukas ulit yun. So daily-daily. So update ko na lang kayo pag natapos lahat para makita niyo yung kabuuan, diba? So, ayun si Yuan. Ito yung kauna-una ang isda ako si Yuan. Nabili ko siya. Maliit lang siya, as in parang linis lang. Tapos after, mas matanda siya kay Sian. So after almost one and a half years, ayan na siya ngayon. Yan. Malaki na rin siya. Para daw iba sinasabi parang tilapia, pero hindi naman. May kulay sila. Minsan nawawala yung kulay kapag stress or tulad yung kakalipat niya lang. Pag may problema yung tubig or may sakit, ganyan. Nag-iiba yung kulay nila. Nangingitim sila. Tulad nung kanina, kinuha namin siya sa doon. Sobrang itim niya. Pero ngayon, bumabalik na yung kulay niya. Konti-konti, diba? So, yan. So, siguro yun lang para sa video na to. At i-update ko na lang kayo pag natapos na lahat. Dahil, ito lang din naman yung ginagawa namin ngayong araw. At, linis. Eh no, napakain na ganyan yung mga isda ngayon. So, yan dalawa. 1, 2, tapos 3, 4, 5 na malaki. Ayan, 40 gallons. Stick to 20 ang mga yan, 20. Tapos eto, 60 gallons na tubig. So, mahilig talaga ako sa isda dati. Pero kung hindi siguro nahilig, siguro na-upgrade ko na mas maganda itong PC ko. Or more on computer na upgrade ko. Pero nag-switch naman ako ngayon sa vlogging, kaya hindi ko na masyadong maharap yung mga isda na yan dahil marami na akong pinagkagastusan, kaya bawas-bawas. So ngayon, pero ngayon naman, oh, yung ano na yan, yung patungan na yan, yan. Pinagawa ko yan, pinakustomize ko.
So pag natapos yan, ipapakita ko sa inyo kung paano yan nagpa-process. Kung nasan yung mga oxygen niya, kung nasan yung mga filter, kung anong passing filter. Pero basic lang naman yan, hindi naman sobrang ganda. Yan, tapos yan, itong malaking to. Ito yung filter niya. Ang malaki. 4-stage filter yan, pinagawa ko lang. Then meron din dun oxygen na yan. So, para mas nakakahinga sila ng maayos. Meron pa dito pero hindi ko na nilagyan yung iba dahil yung iba kong isda namatay. Yan mga aquarium din yung mga nandyan. So yun lang para sa vlog na to at update ko kali guys sa mga susunod na mangyayari at kung anong ginagawa namin ngayon. At sana subaybayan nyo pa rin yung mga ibang video dahil every other day ako nag-upload ngayon dahil masyadong busy. Saka kalaro. Dahil nakaka-umay na yun. Tulog, kain, laro, ganun. So, vlog naman tayo ngayon. So, hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood. At kita-kits tayo lahat. Mag-ingat kayo at huwag na kayo lumabas ng bahay. Kita-kits tayo. Maraming salamat.